Paano natin malalaman yung pagitan ng tono, no? Paano ba natin malalaman yung mga pagitan ng tono? So, same ulit. Duguhit ulit tayo, mga bata. Magdodrawing ulit tayo para ipakita ko sa inyo ano ba yung pagitan ng tono. Paano natin malalaman yung pagitan ng bawat tono? Okay. So, guguhit ulit ako ng lima. O yan, para ma-memorize natin ang pagguhit ng limguhit or stuff. Tayo ng limang guhit. Tinatawag nating limguhit. And then, gagawa o maguguhit ulit tayo ng chiclef. Dito tayo magsisimula sa pangalawang guhit. Ayan. So, ayan. So, ngayon naman, alamin natin ano ba yung pagitan ng tono. No? Meron tayong mga interval na tinatawag sa pagitan ng dalawang nota. Paano natin sila makikita? Paano natin malalaman na itong interval o pagitan na to ng tono? So, sa pamamagitan ng nota, makikita ninyo yung pagitan ng bawat isa. So, halimbawa, nandito yung nota, tapos nandito yung nota ang kasunod. So, ang pagbilang dyan mga bata, dito ka magsisimula, syempre. Isa, dalawa, tatlo. So, ibig sabihin, ang pagitan nila ay third. Third ang kanilang pagitan. Isa, dalawa, tatlo. So, yan ang kanilang pagitan. Kasunod, third. Next, kapag ganito naman, mga bata, ang inyong nakita, meron na ulit ako na iguhit, na limguhit. Okay, so tapos na. Lagyan na ulit natin ng chiclef. So, ayan ang ating chiclef. Ayan. So, ngayon naman, kapag nakita mo ang ganito, ayan, kapag nakita mo yan, ano ang kanilang interval? So, ang interval nito, kapag pantay sila, inuulit. Yan yung tinatawag nating first. First. Yan. Yan yung tinatawag nating first sa interval. No? Kapag magkabantay sila, first ang tawag dyan. Or inuulit. Next. Guhit ulit tayo ng guhit. Para maipakita ko isa-isa sa inyo, paano ba bibilangin yung interval ng bawat nota. So, guguhit ulit tayo ng limguhit. Ayan. So, ulit, lagyan ulit natin ng chiclef. Ayan. So, ngayon naman, maguguhit ako ng so, meron ako ditong walong nota. Ayan. So, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ayan. Tignan natin. Kung itong una, ay tumalon dito, ilan ang kanilang interval? Bilangin natin. Ang pagbilang dyan, ganito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, ito ay nasa limang interval or fifth. No? Ito ay nasa fifth. Fifth yung kanyang interval. So, halimbawa naman, nandito ako, tapos nandun ang aking pinuntahan. Ilan ang interval niyan? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo,
apat, lima, anim. So, meron kaming anim na interval or sixth. No? Meron tayong sixth. Ayan, sixth yung ating interval. So, kung saan kayo magsisimula, ganun ang bilang yung mga bata. Pero kung meron yung mga pagitan, so ganun pa rin ang bilang ninyo. Bibilangin ninyo yung pagitan kung wala siya nakasulat na nota. Ang pagbilang mga bata, puwang, linya, linya, puwang, linya, puwang, linya, puwang. Kaya kung mapapansin ninyo dito, wala siyang nakasulat. No? Balikan natin to. Wala siyang nakasulat, pero ang pagitan niya ay tatlo. Kasi mga bata, dito tayo magsisimula ng bilang. Isa, kahit walang naka-drawing dyan, isasama natin sa bilang yung puwang. Kaya isa, dalawa, tatlo. So, iyon yung magiging bilang niya. Ito yung third, no? Iyan yung interval. Okay. So, another example. So, halimbawa, ito, tumalon dito. Galing dito, tumalon dito. Ilan ang kanyang interval? Isa, dalawa, tatlo, apat. So, ito ay mayroong 4, no? O, apat na interval. Ayan. 4 yung kanyang interval. So, ganun mga bata ang pagbilang ng nota. Okay, ulitin natin. Isa pa. Paano natin malalaman yung interval? So, guguhit ulit tayo. Ano iguguhit natin? Limbuhit. Or stop. Ilan ang linya ng limbuhit? 5. 5 ang linya ng limbuhit. Ilan ang pagitan or puwang ng limbuhit? Meron tayong 4 na puwang. Ano ang inilalagay sa unahan ng stop? Lalagay natin sa unahan ng staff ay G-clef. Bakit G-clef ang tawag sa kanya? Dahil nagsimula tayo sa ikalawang guhit. Ayan. So, ayan mga bata. Meron na ulit ako nagawa. So, sa panghalimbawa, nandito halimbawa si Nota. Nandito si Nota. Interval nilang dalawa. Ilan kaya ang interval nilang dalawa? Bilangin natin mga bata. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan. So ito ay nasa fifth ulit, no? Ang interval nila ay fifth. Ayan. So ganyan mga bata kung paano bibilangin yung pagitan o yung interval ng ating tono o ng ating nota. Okay. So, ilan ba yung pagitan? Ang pagitan natin, meron tayong interval na 8. Ang tawag natin dun sa una, or sa inuulit, pagpantay, ang tawag dun ay prime. No? Prime ang tawag natin dun. Ang tawag dun ay first, or inuulit, no? Inuulit. And then yung pangalawang interval, yung dalawang pagitan nila, ang tawag natin doon ay second. No? Second. Ayan. Yan ang tawag natin. At yung pangatlo, third. Ayan. Ganyan ang pwede natin ilagay. Yung pang-apat, ang tawag natin doon ay fourth. Ayan. At ang panglima, ang tawag natin doon ay fifth ang tawag natin. And then, kasunod nun, sixth. No? Ang tawag natin doon ay sixth. Ayan. And then, ang seventh, tawag natin doon ay seventh. Seventh. And
And then yung 8, ang tawag natin sa 8 ay octave. Octave or 8. Ayan. So, yun yung tawag natin. So, ito mga bata, yung tinatawag nating pagitan ng tono or interval. No, sabi ko nga, ang interval ang tawag sa pagitan ng dalawang nota. Ayan, malalaman natin yan depende sa kinalalagyan ng nota sa stop. So, nandito yan. Kung nandito siya nakalagay at nandito yung kasunod na nota, pagkaalamin natin ano ang kanyang interval, bibilangin natin. Linya, puwang, linya, puwang, linya. So, bilangin mo lahat yon. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, ang kanyang interval ay fifth. Naintindihan mga bata? Ito ang tinatawag nating pagitan ng nota. Pagitan ng nota or interval ng nota or tono. So, paano natin malalaman ang kanilang interval? Bibilangin natin. No? So, ano ulit ang interval? Ito yan. Prime, first o inuulit, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and last is octave. So, ang tawag dyan ulit, iyan ang interval. O, iyan yung pagitan ng mga tono.